Kakausap natin kay Gubaga si Dr. Guido David mula sa Octa Research. Rise and shine, Dr. David. Hi, magandang umaga, Alzo and Dayan. Opo, sir, bakit po ninyo nasabi na posibleng wag na ba po sana ito 20,000 cases a day sa masusunod na araw? Yes, at pag sinasabi natin, hindi naman tayo nananakot para at least may tempered yung expectations natin. In fact, mas nakakatakot ngayon mga nakikita kong ibang projections and mga ibang health or yung mga ibang experts or advisors. Ang sinasabi lang natin, bago natin makita yung pagbaba ng bilang ng kaso sa Metro Manila, ay maaaring tumaas pa yan ng bahagya. Ganun din naman kasing nakita natin August last year, tsaka nung March this year, March to April, na nagkaroon tayo ng surge. Ibig sabihin, nagka-lockdown tayo, hindi agad-agad bumaba yung bilang ng kaso. Mga 3 to 4 weeks pa natin nakita yung pagbaba ng bilang ng kaso. So ito, ang sinasabi after natin, sa Metro Manila, nakikita na natin may improvement na bumababa yung growth rate at yung reproduction number. Pero maaaring tumaas pa ng bahagya yung bilang ng kaso. Ganon din sa buong Pilipinas, maaaring pang tumaas yung bilang ng kaso kasi positive pa yung growth rate. Ibig sabihin, pataas pa yung trend. Wala bang naging epekto ang dalawang ligyong ECQ noong August 6 to 20, Dr. David? Actually, nakikita na natin yan, Aljo, kasi bumaba na yung growth rate at yung reproduction number. Ganon din nakita natin noong March. Kung ikukumpara natin actually 3 weeks yung ECQ natin noon, from March to mid-April, hindi agad bumaba yung bilang ng kaso, pero bumaba yung growth rate at bumaba yung reproduction number. Mas mabilis siguro yung pagbaba nung March to April ng reproduction number at ng growth rate kesa sa ngayon, pero bumababa pa rin. So ibig sabihin, may positibong epekto na nakita tayo. Hindi pa natin nararamdaman yan sa bilang ng kaso kasi tumataas pa. Kasi nga, maghihintay pa tayo, baka mga first or second week of September, yan yung inaasahan natin na magkakaroon na ng pagbaba ng bilang ng kaso sa Metro Manila. Dr. David, magandang umaga po sa inyo. Dayan Kirer po ito. Dok, ano po yung inyong rekomendasyon para tuluyan ng bumaba ang kaso po ng mga COVID-19 sa bansa? And I'm wondering, ano po ang masasabi ng Octa Research? Kasi from ECQ ay naging MECQ na po sa ilang lugar. So okay lang po ba yun na, the timing of reclassifying to, yung kumbaga nagkaroon po ng downgrade in other areas? Is this, will not this affect naman po na baka biglang mag-shoot up ulit yung mga cases dahil bahagyang niluwagan, Dr. David? Well, Diane, magandang katanungan yan kasi marami rin nagtatanong sa akin yan. Timely na ba yung pagluluwag natin sa MECQ? Pero yung nakikita ko, hindi naman masyadong niluwagan. In fact, medyo mahigpit pa nga ang mga pinayagan lang yung mga sa manufacturing at sa construction. Baka may iba pa. Yung curfew hours, pareho pa rin. Ang masasabi ko diyan, pagtitingnan natin yung nangyari nung March to April, matagal tayong naka-lockdown noon, pero 3 weeks yung ECQ tapos binaba nila MECQ. Nung binaba sa MECQ na medyo mahigpit na MECQ tulad ng ngayon, patuloy naman bumaba yung bilang ng kaso. So based on history, pwede naman maging effective yan na mapapatuloy natin bumaba yung trends. Syempre kung talagang ang titingnan lang natin yung public health at yung hospitalization, siguro pwedeng i-extend sana yung ECQ. Pero naiintindihan naman natin na yung ginagawa ng IATF at ng national government is a balancing act. And napakahirap ng decision ito. Ako mismo ako yung gagawa ng decision na yan para sa national government. Kasi mahirap eh. Kasi ano yung mas mabigat na problema. And kinoconsider nila yan pareho. Kaya doon sa final decision nila, naka-weigh in na yung balancing act na yan. At tingin naman natin, makatulong pa rin naman sa public health dahil tulad nga nasabi ko, yung last March to April, nung nagluwag tayo to MECQ, hindi naman nag-shoot up yung cases. So
So yan yung inaasahan natin. Hindi ko ba sasabing I can guarantee na hindi magsushoot up yung cases kasi depende rin yan sa implementation natin at sa pagsusunod ng mga kababayan natin. Kaya ibig sabihin, syempre, sa ngayon, hindi naman tayo pwedeng maging kampante. Kailangan patuloy pa rin yung efforts natin, pati yung contact tracing, yung testing, yung early detection, yung isolation. Mahalaga pa rin yan sa ngayon. In fact, mas mahalaga yan ngayon kesa sa mga nakaraan. Okay, well, maraming salamat po sa inyong panahon ni umaga, Dr. Guido David ng Octa Research Group. Stay safe po, Doc. Salamat po.